Magandang araw mga katong, sa magandang buhay. So, isang pinagpalang araw para sa ating lahat. So, ngayon, ito na po, sisimulan ko na nga po yung gagawin naming ano, yung paglalagyan ng ating mga native chicks dahil masikip na sila doon sa kulungan, ano? Ito, bumili nga po ako ng pan. Bumili po muna ako ng net. Ayan, kauwi ko lang, galing yung bayan. So, ito po. Lalagyan ko po yung ibabaw at saka yung tagliram para sa ganun eh walang makalusot. At syempre alam nyo naman yung ganun kalalaki sisiw eh habulin pa ng aso. Yan. Mga kayang-kayang kainin. Okay lang yung mga malalaki, hindi naman na inaano nang pinapansin ng aso yun. Tapos so, bumili ko ng lona. Syempre gagawin natin bubong. Lona na lang po kasi hindi naman ganong nabibilad doon at hindi naman ganong naanggihan kasi likod po ng bahay yon in kapraso lang. At saka bumili po ako ng kalahati mo ng pagkain ng mga sisiw. At saka ito yung antibiotic na ginagamit natin ano, saka vitamins. Bali yan, hinihintay ko nga lang po si Dingdong at si Bato. Eh babaguhin ko yung ano yung pwesto, masikip na po sila ron eh. So ayan mga katongs. So wala pa tayong papaharvest ngayon kasi di pa pinapaharvest ni Boss Mylin yung kanya ron, yung kabiyak. Nakakuan ata, nakasangat ata yung mga robot niya sa ibang giikin. Kaya inuuna muna yon kaysa yung sa kanya. Bukas, yung kay Boss Romy, yan, nakaharbisin na po yun. So, yan mga katong, sisimulan na po namin na gawin itong sinasabi kong pagkukulungan natin ng native chicken. Yan po, yung mga ililipat ko, pakakawalan natin yung dalawang wan na yung pwesto. Tapos, ito ang mga ating bagong alaga eh mga bumaba na nga po sa pugad ayun wala dali bubuksan ko lang po ito hindi makalabas yung mga manok natin. Hindi makalabas. Ito ko lang. Ayan na. Bumaba na pala yung sisiw. Bali, eto nga po. Nilalagyan namin ng tubig ngayon to. Tapos ayun yung mga bagong baba. Gulat to. Talagang bumaba na. So, may naiwan ng itlog. Nakalimlim naman po yung isa. So yung napisa na po na yun, 8. Yan, 8 pirasong sisiw. So may mga mapipisa pa po. Thank you.
yan po mga katong, bali inanuhan ko na po ng alambre para mabatak pang gilid. Ito po yung gagawin natin, yung harang sa itaas at sa mga gilid, yung net po na pino para sa ating mga native chicks, ano, nang mapakawalan natin sila sa malawak na area, sa maluwang. Kasi doon sa kulungan masikip na, kaya kailangan natin gumawa ng paraan para maanuhan sila. Hindi pa naman pwede natin ihalo dito, pakawalan dito sa inaanuhan ng mga malalaki, dahil naka open po sila, nakakapasok po yung mga aso. Kailangan isinupin natin sila, yung mga malilit na manok, para sa ganun eh. Pag malalaki na lang po, at saka natin ibabalik sila dito. So ayan, nilalagyan ko na po ng alambre yung mga net. So yan po mga katong, bali pinas ko mga po yung net na kumain tayo para maluwang yung buwan dito. Umaga yung sina playground ng ating mga manok. At isa pa, dito naglalagay din tayo sa tagliran ng net kasi baka lumusot dun sa kabila eh. Dito sa mga natirang bahagi nito, yung may bubong para sa ganun, may silungan sila kapag umuulan. So ayan, dito lang po iikot yung mga ating manok, ano, dito natin palalakihin kasi para maluwang-luwang yung area nila. Pagka ganun at mga laki dumalaga na, pwede na natin ulit sila ibalik dun, kasama na natin sa mga nangingitlong. So ngayon kasi tulad nga sinasabi ko lagi, maliliit pa, baka masayang lang dahil maano ng aso. So eto, okay dito, at least dito lang sila nagaan, walang makakapasok na iba. Thank you.
So ayan po mga katong, punta lang po ako sandali sa bayan, bibili lang ako ng bukawi. Kaya pong itong babalangkas ko na lang doon sa gagawin bubong, magiging silungan ng sisiw at saka hapunan sa gabi. So pakuha na lang din po, ilalagay ko kamukha nung net pa slide. Yan, malalaki talaga ang ating mga halaga, oh. Kailangan ng pakawalan, lalo na yun. Wala na atang tubig, ah. Ayan mga katong, punta lang ako sandali sa bayan. So hinaharvest nga po pala yung kay Boss Mylin doon, yung kabyak. Kaso lulusong lang ng harvester, may mga masira na. Kanina pa po yun, pupuntaan ko dapat, hindi na umandar, siguro nasira. Andun si Bat at si Ding Dong, Ayan, nandito na nga po sa bilihan ng bukawi. Ano mo bukawi, boss? Magkano isa? 200. Ha? 170. Ilan ang laman nun? 100. Eh ito? 200. Ilan ang laman? 170. Matataas kasi yun, eh. Medyo mababa na konti. Ilan ang laman yan? 100. Eh ito? 200. Ilan ang laman nun? 100. 100 din? Mababa lang siya. Wala ba yung bentihan? Sa bentihan, wala akong pa ano sa bentihan. Ha? Wala, maliliit na kasi. Kaya hindi ko kukuha yung may-ari. Pero ito 170? 170. Ah, taas. Pwede yan, lulusot. Okay, boss, tayo yung isa dun. Okay. Long diretso, boss. Pulang balon ya.
dalawa. Kasi nagya ko mga katop sa bayan itong Bukawi. Nakalimutan ko kasing nagkaisa ba, nakasingle lang ako kanina kaya hindi ako nakabili. Nung bumili po ako ng net at saka ng feeds, nakasingle lang ako kanina.